Okay guys, so mas maluwag na lot area ba hanap ninyo? So ito, perfect to sa inyo. So meron tayo dito ang brand new 3-story townhouse here in Sampaloc, Manila. So meron tayo dito 60 square meters na lot area and meron tayong 4 meters na frontage. So samahan nyo ako, tignan natin. Tara. So maski SUV dito or pickup, kasyang na meron na ring warm na strip lights. Pagpasok mo from your main door is your kitchen and your dining area. Premium glossy finish na cupboard. Soft close na yan lahat. 4 meters rin yung pinaka-balcony natin dito. Maski king size dito or queen size, meron ka pang space dito maglagay ng seating area if ever. Okay? Okay, so meron tayo dito ang 3 units. So, ito na lang sa ngayon yung available yung gitna. Itong kanan natin is ginamit na ng developer. Sabay dito is naka-reserve na. So, sa ngayon ito lang yung available. Okay, so pagpasok mo dito from your main gate is your one-car garage. So, maski SUV dito or pickup, kasyang-kasya or maski malalapad na mga Grandia, kasyang-kasya yon dahil dito sa ating 4 meters na frontage. Okay? So dito, pagpasok mo from your main door is your kitchen and your dining area. So dito yung pinaka-single wall natin na kitchen. Dito yung inyong magiging gas range. Sabay dito yung inyong magiging spot for your refrigerator. Premium glossy finish na cupboards. Sabay pati sa base cabinets natin is glossy na rin. Mga pull-out drawer na rin tayo. Soft close na yan lahat. Ayan, meron na rin tayong dish rack on this side. Sabay single sink undermount, yung pinakaginawa nila dito. Okay? Sabay quartz countertop, yung pinakaginamit nila dito sa ating kitchen. Sabay dito sa dining area natin, malapad and maluwag. So maski 6 na dining table set, pwedeng-pwede dito. Sabay yung pin lights natin, napansin ko rin, is malalaki na rin yung ginamit nila. Sabay may pagka-warm light yung pinakakulay nila. So, cozy rin yung feeling dito sa ating dining area or sa buong property natin. Sa likod natin, meron tayong pinto. Behind this door is your service area, your laundry area. Dito na rin yung pinaka-air well natin. Covered yung part na to, so safe na safe yung magiging washing machine natin on this side. Sabay sa likod nito is meron tayong yes! Toilet and bath. Meron tayong wall-mounted sink. May vanity mirror tayo. May toilet tayo and pinaka-shower area natin. And napansin ko rin is ang gaganda na ginamit nilang mga pinto dito sa ating mga toilet and bath at saka sa ating mga bedroom. Underneath our staircase is meron rin tayong extra storage space. Switch dito. Okay. Nakakita tayo sa ating second floor, sa ating living area and sa ating bedroom number 1. Staircase natin is napakaganda na rin. Meron tayo solid wood planks. Pati yung pinaka handrail natin is merong solid wood finish. Mapapansin mo rin yung flooring natin dito is vinyl tiles na merong natural wood finish design. Dito yung inyong pinaka magiging living area. Dito yung inyong magiging sectional sofa. Sabay dito yung inyong magiging media wall. Napakalaking mga pin lights. And meron na rin tayong cove ceiling design. Na meron na rin warm na strip lights. Okay, sa likod natin is meron rin tayong mini balcony and dito na rin yung pinaka-airwell natin. So dito, if ever, pwede ka pa maglagay ng isa pang laundry area. So ito, open to. Wala dito sa baba hanggang dito sa taas. Included na rin tayo dito na security grills. So since walang building dito sa likod natin, maganda rin yung pinaka-cross ventilation dito sa property natin. Sabay dito, stuff quarter. Kasya-kasya dito ang isang single bed and pwede ka pa maglagay dito na pinaka-built-in wardrobe. Sabay, hindi rin siya dito kulog since ayan, open siya. Ito yung pinaka-ventilation na rin natin. Meron tayo dito sliding window. So, hindi siya mainit. And also, ngayon lang ako pumunta sa property na hindi ako pinagpapawisan. Since ayun nga, maganda yung cross-ventilation ng property. So, ayan. Wala pang pawis, kahit anong pawis. Okay? Sabay, behind this door is your bedroom number 1. Meron ka sariling ensuite toilet and bath. And isa to sa pinaka-nagustuhan ko since ang ganda ng toilet and bath natin. Malapad and may shower enclosure na. Also, yung pinaka-finish ng walls natin, trip na trip ko to, meron tayong matte finish dito. Na may pagka-gray and medyo cement finish design dito. Meron tayong dalawang pin lights dito, so hindi siya madilim. And meron ka na rin dito ang exhaust fan. So, pwede yung shower enclosure natin. Sliding door siya. And then, this is our shower set. Sabay, meron ka na rin cove ceiling on this side. Sabay, may wall leash ka na rin and may tower holder ka na. At ang ganda ng pinaka-sink nila dito. Wall-mounted sink. Ayan. Lapad. Maski mag-ilamos ka siguro dito. Hindi ka na dito magbabasa. Okay, so this is our bedroom number 1. Meron ka ditong casement door. Sabay, set of windows on this side. Sa likod nito is yung pinaka-balcony natin. Tara, dito muna tayo.
So malapad and mahaba. 4 meters rin yung pinaka-balcony natin dito. Pwedeng-pwede ka dito tumambay if ever, or pwede kang maglagay dito ng mga halaman if ever, if plantita or plantito. Goods na goods. And covered ka dito. Yan, natural wood finish. Yung pinaka-PVC paneling natin dyan. Sabay sa likod natin is floor to ceiling na built-in wardrobe. Ang lapad, ang laki, ang dami mong malalagay dito. Ayan. Ayan, ganda rin na pinaka-handle natin dito. 4 na pin lights. Meron na rin tayo dito ang shadow gaps sa mga gilid. And may provision ka na if ever na maglalagay ka dito ng modern ceiling lamp. Ang lapad ng kwarto natin and ang haba dahil sa ating 4 meters na frontage. Maski king size dito or queen size, meron ka pang space dito maglagay ng sitting area if ever. Okay? Akit na tayo sa ating third floor. Meron pa tayong dalawang bedroom. Tara! Sa staircase natin dito sa second floor and third floor, yung meron tayong tray ceiling design sabay may provision ka if ever maglagay ng chandelier or mga modern na drop lights dito para mas umaliwalas pa at magkaroon ng drama dito sa ating staircase, okay? So meron tayo dito tatlong pinto, meaning meron lang tayong isang toilet and bath. So meron tayong common toilet and bath. Sa tabi ng staircase natin, nandito yung ating pinaka common toilet and bath. Meron tayong wall-mounted sink. Ayan, if ever, pwede ka pa maglagay dito ng cabinet eh. Pwede ka mag-install dito. Meron ka vanity mirror. Same finish, yung pinaka-walls natin, tsaka yung pinaka-flooring natin. Dito yung toilet natin, yung shower enclosure na rin tayo. Tempered glass, at yung shower area natin, may tower holder, and may cove ceiling design ka na dito. So may provision ka na if ever maglalagay ka ng heater. Ayan. Sabay, meron na rin tayong wall dish para sa ating mga toiletries. Or mga shampoo, sabon. Ganda na rin ang pinto natin dito. Okay, so dito muna tayo sa bedroom sa likod. This is our bedroom number 2. Malapad, maluwag. Wala kang makikita ditong maliit na bedroom. So in total, meron tayong 3 bedrooms. Mamaya na yung last bedroom natin doon. Okay, so hindi na rin sila dito nagtipid ng pinaka-window. So meron tayo dito ng dalawang sliding window. Unobstructed yung likod natin. So maganda yung ventilation natin dito sa ating third floor rin. Same doon sa second floor natin. Dito yung provision para sa ating AC unit. Meron na rin tayong shadow gaps dito sa gilid. Malalaki na rin yung pin lights. And may provision nga for modern ceiling lamp dito sa gitna. May floor to ceiling na rin tayo na built-in wardrobe. Natural finish design. Modular cabinet na rin. Ang ganda na rin ang pinaka-handle natin. Sabay on this side, meron ka pang space dito. If ever maglalagay ka ng table, computer table, for your office, or if ever study area mo na rin. Okay, so I don't think na magiging maskip tong kwarto natin since meron tayong 4 meters. Maski queen size yan, marami ka pang free na space dito sa ating bedroom number 2. Tara! Dito may space ka pa. Maski maglagay ka dito ng console table, pwede. Okay? So this is our last bedroom, yung ating bedroom number 3. So pinagkaiba niya sa baba, dito hindi na ensuite toilet and bath. Common toilet and bath na lang, so medyo mas lumapad ng konti dito. And also yung built-in wardrobe natin dito, medyo kalahati na lang eh, dun sa baba kasi buong buo. So dito meron ka pang option if maglalagay ka ng table dito para hindi na medyo kumain ng space if ever na maglalagay ka pa ng table dito sa ating bedroom number 3. Dito yung ating pinaka magiging media wall. Yan. Sabay dito sa likod yung ating pinaka magiging spot ng ating queen size bed or maski king size bed. Malapad tayo kaya hindi tayo mga problema dyan. Meron tayong set of windows on this side. Sabay meron lang tayo dito ang casement door. Glass na rin siya. So sa likod nito is yung ating balcony rin. Same doon sa baba, 4 meters. Malapad and covered na rin siya. Flooring natin is vinyl tiles na rin. Maliwalas to if ever maglagay ka pa dito ng modern ceiling lamp. Since malalaki na rin yung pin lights natin. And may shadow gaps na rin tayo sa gilid. Okay! So, all in all, meron tayo ditong 60 square meters of flat area. Meron tayong 4 meters na lapad, 15 meters na haba. So, in total, 60 square meters. So meron rin tayong 180 square meters of floor area. Meron tayong 3 bedrooms.
3 toilet and bath, tapos may maid's room. And then meron rin tayo ditong 1-car garage na kasyang-kasya kahit gaano kalapad pa ng kotse. And also, located rin siya sa wide road, so hindi ka mahihirap. Sabay, malapit na rin to sa UST, pati sa sakaya ng UST, Fajardo Street. Doon yung malapit na rin yan. Nasa kabilang side tayo ng Espanya. So, malapit to banda sa Gituaso. Okay, so if you like this video, kindly send us a message on our Facebook page at Righthouse TV or dito sa contact number namin. And my name is Jello. Thank you for watching. See you dun sa ating house tour number 56. Let's go. Bye.